video po na ito, ipapakita po namin kung paano po mag-install ng drip irrigation. Huwag po natin simulan na mag-install. Paka-like naman po tsaka subscribe po sa ating channel. Tsaka paka-pindapinan po yung notification bell. So, salamat at enjoy watching po. Harvest Hydrovest. Ito po yung favorite package po natin. So sa package po na drip na ito, meron po tayong mga drip lines. Saka meron din po yung P-pipe. Kasama din po dito yung ating end line. Saka ito po ang ating starter po natin. Saka meron din po siyang pasabay na connector. In case na maputol po yung drip tape nyo po, is meron po tayong connector. Kasama din po sa package yung itong gate valve nya, tsaka sila ganyan connector, tapos connector, tapos filter, tsaka yung connector din po sa tangke. So bali napakadali lang po talaga siya kasi dito na ho lahat yung kinakailangan natin from teflon tsaka end plug, tsaka meron din po siya kasama ng mga stacker para straight po yung pagkakabit po natin sa drip lines. So ito po yung pagkakabitan po natin ng drip irrigation. So ito, gumawa ko muna tayo ng mga kama, tsaka bago po natin siya dapat ikabit, dapat yung kama po natin is pantay po talaga siya, dapat level po siya. So dito po ang ginamit po natin na pang level is ito pong kawayan lang. So papakita po namin sa inyo kung paano po siya pantayin gamit po itong kawayan. So dito po kailangan po namin siyang level yung bed po natin kasi pagkakabitan po namin siya ng plastic mulch. Ang pangit po kasi tignan na meron siyang plastic mulch, tapos hindi po level po yung bed. Ayun, natapos na tayo mag-level po ng mga kama po natin. So ito, ilalatag na po natin yung PE pipe. So itong polyethylene pipe na ginamit po natin is LDPE po siya, low density polyethylene pipe. Ito po yung common na ginagamit po sa drip irrigation compared po sa other pipe kasi ito, it softer po siya tsaka flexible. So madali po sa atin ay gamit po yung mga barb connector po natin na pagkakabitan po ng mga drip tape or drip lines po natin. So dito po sa PE pipe po na ito, ang sukat po nito is nasa 16mm po. Tapos ang kasama po sa package is nasa 40m. Sa pagkabit po nito, so just make sure na tuwid po yung ating tubo. So dapat hindi po siya maluktot para okay po yung agos po ng tubig. Ito, kinakabit na po yung end cap. So ito, mabilis lang naman po siya yung kabit. So ganyan lang. Dito, kinakabit na po natin yung T tsaka yung valve para sa main line natin tsaka tube from the tangke. So bali sa tank po natin, hindi po tayo naka set up kasi wala po tayong drum. Pero okay lang po yan kahit wala po tayong drum. Basta malatag na po natin yung drip lines kasi kinakailangan talaga namin na ikabit na kasi maulan po dito sa lugar na to.
kailangan namin ng balutan na namin na siya ng plastic mulch. Sa hindi po masyadong familiar po sa drip irrigation, ang drip irrigation po is a type of micro irrigation system that has the potential to save water and nutrients by allowing water to drip slowly sa roots po ng mga plants natin. And if you're tired watering your plants manually, so ito po yung para sa yung drip irrigation po. Ngayon tapos na po tayo sa pagkabit po ng PE pipe, so dito magkakabit na po tayo ng drip tape o drip line, so from dito hanggang doon sa dulo. Okay, bali tapos na po kami magkabit po ng PE pipe, bali ngayon kakabit na po natin yung mga drip lines. So ang kailangan po natin is itong pambutas po sa PE pipe, tapos ito pong mga starter niya, tsaka yung bali sa pagkabit po nito, meron na po tayong guide po nito para straight po yung pagkakabitan po natin ng starter nito. Sa katulad po nito na pipe, meron na po siyang blue line. So, susundan lang po natin yung blue line. Bali, hindi po pala ito yung puncher na kasama po sa package. Ang kasama po na sa package is ito po. Ayan. So, ito, ang hole po nito na nagagawa is nasa 10 amp. So, tutugma lang po doon sa starter natin. Ito na po yung nagagawa natin kasi mas madali. Kabit po ng starter, ganito nyo lang po siya. Ganito po yung pagkabit po ng drip line. So, pag nagayto na siya, kahit kilayan mo siya, hindi mo siya matatanggal. Pagka tatanggalin mo naman siya, ibalik mo lang ito pa atras. Tapos, yan, pwede siya matanggal ulit. So, ayan po, patuloy po tayo na nagkakabit po ng mga drip lines po natin. Bali, ang sukat po pala ng drip lines natin is nasa 16 mm po. Tsaka yung distansya po ng bawat tripper is nasa 30 cm. Bali, yung release po ng tubig sa bawat tripper is nasa 3 litro po kada oras. So, ito po yung nakagandahan po sa drip irrigation po. Kung ano lang po yung gusto mong tubigan, yun lang po yung natutubigan. So, unlike sa overhead na watering, so natutubigin mo yung mga damo. So, may kompetensya yung main crop mo. Ang kagandahan din po dito, pwede din po tayong mag-fertigate or mag-fertilize gamit po o ipapadaan po natin sa tubo. So, nag-water ka na ng plants mo, may pre-fertilize ka ba? So, ito na po. Last 2 plants na lang. So, ang bilis lang talaga niya i-install. So ayan, tapos na po kaming mag-install po ng mga drip lines po, ayan. So pagkatapos po nito,
ibabalot na po namin siya ng plastic katulad po nung nasa unahan. Ayan. Okay ba? So for questions po about sa drip irrigation, so comment down below. Sasagutin po namin yung questions nyo. Then pwede din po kayong tumawag sa Harvest Agribusiness Corporation or sa Harvest Hydrovest para po sa mga katanungan po ninyo sa drip irrigation.